kapag dumanto sa FYP mo, sign na to para gumawa ka ng cordon bleu. Kira like ka. Madali lang naman ang mga ingredients at kayang-kaya mong gawin. Tara na at patikimin ng masarap na ulam at handa ang inyong mga asawa. Watch full video para makita ninyo kung paano ang recipe. Una, kailangan natin ng chicken breast. May nabibili chicken breast na boneless na. So kapag ganito ang nabili nyo, na may buto pa, ay hiwain lang natin ito at alisin ang mga buto. Itabi nyo ang mga balat at ang mga buto nito dahil maaari nyo itong gamitin or pansahog sa susunod nyo mga lutuin. Sarap yung itong sahog, lalo na sa mga gulay. Yes! Ito yung nabili ng asawa ko. Medyo nahirapan lang ako sa paghihiwa. Gawa nang hindi ako ganun kagaling sa paghawak ng kutsilyo. Kaya konting ingat lamang po. Tulad kong wala masyadong alam sa pagluluto, ay magsimula na mag-aral. Marami namang tutorial na makikita ka sa mga social media. Maaari nitong pag-aralan at panoorin. Wala namang magaling agad sa una. Lahat na pag-aaralan, lahat na tututunan. Yes! Ika nga nila, practice makes perfect. Ito yung first time ko ng paggawa ng cordon bleu. Pero natuwa talaga ako sa resulta. Na-enjoy ng pamilya ko at na-share din ng asawa ko sa kanyang mga helper. Wow. Padalas ang pagkain ito sa mga handaan at siyang hinahanap ko lagi, lalo na kapag may catering services. Yung madali lang at kayang-kaya naman palang gawin sa loob ng bahay, makikita niyo na hiniwa-hiwa ko ang mga manok. Nati ko ito sa gitna at medyo midok ako. Medyo ninipisan ko ng konti yung hiwa niya para mas marami ako magawa. Pagkahiwa ko naman ang mga manok, ay kumuha naman ako ng cling wrap para balutin ito. Kung wala kayong cling wrap, ay maaaring gumamit kayo ng plastic labo. Pero mura lang naman yung nabili na cling wrap ng papa ko. Sabi niya is 50 pesos lang ito. Kung saan kayo makakamura, ay yun ang gamitin ninyo. Tapos, kung wala kayong pangpukpok ng chicken, yung back ng kutsilyo, yun ang gamitin ninyo. Balutin lamang ang chicken sa cling wrap. Tapos, pukpukin nyo ng very, very light. Kapag nakita nyo ng medyo manipis na at parang nagdobi na yung lapad ng chicken breast ninyo, ay maaari na itong lagyan ng seasoning. Naglagay lamang ako ng salt, pepper, and paprika. Kung meron kayong garlic powder, ay magandang lagyan din ito. Yung sa amin kasi natuyo na ng araw na yan, kaya hindi ko akalain na wala na pala kami garlic powder. Sayang, mas masarap pa sana ang aking cordon bleu. Then after na, lagyan natin ng ham and cheese. Yung ham po ay dapat pinakuluan nyo na. O pwede nyo naman prituhin. At hiwa-hiwain nyo ng maliliit. Pero nasa inyo yun kung gano'y yung mga sizes ng ham at ng inyong cheese. So yung sa akin, maliliit na square. Yung cheese naman na ginamit ko ay Eden. After lagyan ng palaman, ay siya nating ibabalot or irirolyo. Parang nagrorolyo lang kayo ng lumpia. Roll, tapos hila ng konti para mas maging firm ang ating cordon bleu. Once na nabalat, make sure na nakasealed ito na maigi. Then ganun na lang ulit ang gagawin natin sa mga natira pang breast. Then ilagay natin sa rack for 30 minutes para mas tumigas or mas kumapit maigi yung mga pampalasa sa karne. Then kapag lulutoy na natin, ay magready lang tayo ng harina, breadcrumbs, itlog. Yung itlog naman ay babatihin nyo na at lalagyan ng mga pampalasa, kagaya ng asin, paminta, or paprika. Ididip muna natin ang ating chicken sa harina, then i-roll natin siya sa egg. Lastly, doon sa breadcrumbs. Then, sa isang kawali, mag-ready tayo ng mainit na mantika. Lulutuin lang natin ito sa mahinang apoy. Kapag golden brown na siya, ay maaari ng hanguin. Para naman sa ating sauce, ay maglagay lamang tayo ng butter. Tunawin lamang natin ito at sunod natin ilagay ay harina. Maglagay din tayo ng gatas or ibap. Haluin lamang natin itong maigi at sunod maglagay tayo ng paminta. Sabi ba, yun lang ang easy steps para sa sauce ng ating cordon bleu. Tapos ito na ang best part, ang paghihiwa ng ating chicken cordon bleu. Wow! Ayan diba, nakakatakam talaga. Tapos, very satisfying kapag ilalagay mo na yung sauce
sa mismong chicken. Grabe! Noot sa sarap talaga. At talaga namang na-enjoy naming mag-asawa ang kauna-unahang chicken cordon bleu na nagawa ko. Kaya sa mga Mrs. John or Mr. na hindi ganun karunong magluto, gaya ko. Hindi pa naman huli ang lahat para pag-aralan ito. Try lang ng try. Kung di pa ganun kasarap ang mga luto mo, ulitin mo hanggang sa makuha mo na ang lasa na gusto mo. Mas nakaka-touch kapag pinaglulutoan ka ng taong mahal mo. Sa mga cordon bleu lover dyan, try this recipe at sigurado kong mapaparami ka ng kanin. Don't forget to like, comment, and share our videos para may chance kang manalo ng GCash. Thank you for watching and see you next vlog. Bye! Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.